Okay, next pattern is the arch or the arc pattern, wherein we have two subfamily or subgroups, which are the plane arc or the plane arch or the plented arch. So unahin natin si plane arc. The plane arc, yan yung pattern wherein the ridges enter on one side of the impression and flow or tend to flow out the other side with a rise or a wave in the center. So, ang plane arc, ito yung pinakasimple sa lahat ng fingerprint patterns. Walang delta, walang core, and walang ridge count na magaganap. So, bakit siya yung pinakasimpleng pattern? So, based from its definition, yung ridge daw, nag-enter naman din on one side ng pattern or the impression and nag-flow or tend to flow out on the other side. Sorry, kulang yung definition na yung sulat niya. So, nag-flow out or nag-exit on the other side with a rise or wave in the center. So, ano yung itsura niya? Enter from one side and then nag-wave or nag-rise at the center and then nag-end on the other side. So, ang kaibahan niyan sa loop kanina, from one side, nag-recurve, and then nag-end or nag-exit on the same direction kung saan siya galing. Wherein, etong plane arc, from one side siya galing, nag-curve sa gitna, o nagkaroon ng wave sa gitna, and then nag-exit or nag-end on the other side sa magkabilang side na tapos. So, yun po yung plane arc. Ganun lang siya kasimple. Again, plane arc, enter from one side of the impression and flow or tend to flow out the other side with a rise or wave in the center. Parang nagkaroon lang ng arco. Pinakasimple sa lahat, wala kang delta and core na dapat hanapin and walang ridge count. So, ganyan lang talaga yung itsura niya. Para kang merong arco dyan sa gitna. So, hindi naman totally ganito. Pag nakakita kayo ng mga fingerprint na example talaga na totoo, hindi naman siya literal na ganyan. Basta ang general formation niya, kung ibabase mo sa kanyang definition, ganito. So, from one side, nag-rise or nag-wave at the center and then nag-end lang basta sa kabilang side. So, ganun po si plane arc. Na plane arc. And then, yung isa, almost the same lang din sila. Pero ang kaibahan niya, diba? Sabi dyan, shortcut na natin. However, the ridges at the center do not. Sorry din, medyo bitin. Anong do not? Ang point dyan, hindi daw nag-rise or nag-wave at the center ng smoothly. Bakit? Kasi most of the ridges at the center nagkaroon ng ganyan. It's either may ending ridge, may patusok sa gitna, merong mga uptrust, merong angle na na-form sa gitna, and then so on. So, yun lang yung mga example niya. So, again, kapag tented arc naman, most of the ridges enter upon one side of the impression, same with the definition, hindi ko nabubuuin ng plane arc, pero ang kaibahan nila, however, the ridges at the center do not rise or wave at the center kasi ang nangyayari sa gitna niya, nagkakaroon ng parang obstruction, parang merong, from the term tented, nagkaroon ng medyo angle, patent-like na ridges sa gitna. It's either paangulo na mukhang tent talaga. Example to. Nagkaroon ng patusok-tusok sa gitna na ridges or the ending ridge. Instead na merong smooth lang dyan na flow ng ridges dito, merong mga panggulo sa gitna. Example nito, mga ending ridge sa gitna. So, that is the tented arc. And ito, yung isang example din ng tented arc. I-explain ko mamaya. Mukha siyang loop, pero bakit siya natawag na tented arc? So, ito yung tatlong klase ng tented or ng tented arch. So, first type, ridges at the center form a definite angle
90 degree or less. So, ito yung example nun. Pwede yung ridges na sa gitna nakapag-form ng tingle. Pwedeng karamihan ng ridges niya. Sorry. Pwedeng karamihan ng ridges niya mag-fall sa definition ng plane arc. Pero yung nasa center niya, meron daw angle na nabuo sa gitna. Not necessarily, again, na ganyan ka, perfect yung flow niya. Pero kung titingnan mo, based on its definition, yung ridges daw sa center form a definite angle. Instead, dun sa plane arc na tinatawag natin, na nagkaroon daw ng wave lang, or rise, nag-rise lang, smoothly, sa center dito, nagkaroon po ng angle sa gitna. 90 degrees or less. Nagkaroon ng patusok dyan. Parang tent-like. So, yan yung isang klase ng tented. Pag nakakita kayo ng fingerprint pattern, na mukha siyang plane, pero pag titingnan mo yung kagitna-gitnaan niya, nagkaroon ng ka-angle na ganyan, kung ano mga itsura niya, basta may patusok na ganyan, that can be considered as tented arc. Next type of tented is eto, wherein the ridges at the center form an uptrust. So, yun yung example kanina na merong patusok sa gitna. Kasi yung uptrust na tinutukoy natin, merong ridge ending or ending ridge na na-form sa gitna. Instead na plain lang yung wave or smooth lang yung flow at the center, nagkakaroon ng putol sa gitna. Merong patusok na pumapasok sa gitna. Example ay kaganto. Yung kaninang drawing natin. Smooth naman siya. Pero pagdating sa center, may makikita kang mga ridges na ganyan. So, napisira niya yung flow ng plane arc. So, kahit na may makita ka dyan na maraming batch na ganyan, ang concern kasi natin, ano yung itsura ng center ng pattern. Kung meron kang makitang ganyan, that can be considered as an uptrust, babaksak po yan as a tented arc. Kasi, ang simple lang ng plane arc, smooth lahat ng kanyang ridges. From one side, nang galing dito, nag-rise at the center, and then nag-end lang at the other side. Kapag tented palagi, ang iisipin nyo, at the center, merong nangyayaring kakaiba. It's either may angle dyan na nabuo na parang tent, yung number one, or merong uptrust sa gitna na nabubuo. And then lastly, lacking on the third essential element or characteristic ng loop. So, kailangan nating balikan yung loop kanina kasi dyan sabi, yung panghuling klase daw ng tented or another type of tented is loop sana siya, pero lacking on the third essential characteristic of the loop. Ano ba ulit yun? So, dapat daw ma-recurve. Dapat daw may delta and core. And then lastly, dapat may ridge count. So, in this case, yung kaninang paulit-ulit natin na ginawang example, eto yun. Meron niyang recurve. Pero kapag hinanap mo si delta, example, eto si delta, at hinanap mo si core, pag nag-drawing ka ng line dyan, wala kang magagawang ridge counting. Walang ridge count na mangyayari. Kapag may imaginary line ka na dinraw, from delta to core, pero walang ridge counting na magaganap. Instead na loop yung kabaksakan niya, kasi may recurve naman, babaksak siya as the tented arch. So, tented arch. As the tented arch. So, magiging tented arch siya. So, again, ito yung itsura niya. Example. So, example, again. Nyari, ito si loop. Loop, pattern. Pag kinanap mo si delta, ito si delta.
Ito si core, nag-draw ka ng line, wala kang nadaanan na iba pang ridges sa gitna. Especially recurve, wala kang ridge counting, 0. So lalagpak yan as, ito, pangatlong klase ng tented. Another na itsura niya, example, ito pa. Kanyari, meron ditong core sa gitna. Ito si core, ito si delta, wala rin nadaanan na recurve sa gitna. Or I mean, in between the delta and core. So, 0 rin yung ridge count niya. So, lalagpak yan as the third type of tented. So, that is the tented arc. It's either merong mga ganito. At the center, mayroon ganyan. Patent-like or angle. Or lalagpak siya dun sa pangatlong klase ng tented na walang ridge count na magaganap. So, 0 yung ridge count niya. So, dapat kumpleto to consider na loop. Pero pag meron nito, at wala nito, hindi siya pwedeng matawag na loop. Babaksak siya as tented arc. So that is the arch pattern or the arc pattern.